Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga nung usapin sa mundo ng social media. Talagang maman nakataka si Vice President Sara Duterte matapos nga ang ginawang pag-hire sa mga gustong ipatumba si VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita na buti na lang ay nakatakas ito sa pamamaril ng mga gunman na ito. Dito nga natin makikita na ito ang ayaw na ipalabas sa biased mainstream media ang ginagawa nila na pang-aabuso kay Vice President Sara Duterte. Dito natin mapapatunayan na talagang garapala na ang matataas ng mga opisyales at talagang isang tinutukoy. Walang iba kundi si Kuting ng Norte, Liz Satanas at Tambaloslos ang mastermind sa mga kaguluhan na nangyayari sa bansa natin. Dito natin mapapatunayan na wala ng kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para pamamuno sa ating bansa. Ang nakakalungkot na katotohanan ay talagang napapabayaan na ang kanilang mga tungkulin. Bas nagampanan nila ang kanilang mga trabaho ay hindi nila ginagampanan ito dahil nag-iisip sila kung paano nila patumbahin ang isang kalaban tulad na lamang ni Vice President Sara Duterte na talaga naman kinagalit ng maraming netizen at nagbigay ng matinding babala kay Kuting ng Norte na ito na talagang gagawin nila ang lahat at magkakaroon ng malawakang People's Power 3 pag nawala si Vice President Sara Duterte. Wow mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Pero napakalaki ng role ng gobyerno dahil ang pera ninyo nandiyan. Kaya nga nung panahon ni Duterte ay 1 million ni-rehab na mga addictos benedictos. Maraming nagbago, meron naman may bumalik. Kasi you cannot perfect the world. Diba? Ibig sabihin, at least ginawa niya na i-rehab na yung mga kaibigan, kamag-anak, diba? Makakilala natin na makapagbalik buhay, makapagbalik sa normal. Pero kapag itong gobyerno mo ay bangag, katulad ni Kuting, na patuloy, ay may Marcos, ikaw na naman, na patuloy na dumudugo ang ilong ng kapatid mo sa kasisinghot, madidiskaril ang bayan, mapapahamak ang bayan. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba, ito, ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikasing? Ano ang kaso ni Inday? Ha? Bakit sila magkikasing sa bahay ni Inday at nadudoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Liz Satanas at ni Bangagyan. Tamang hinala. Ano, may kaso ba to? Ba't kayo magkikasing? So definitely, tinitignan yan kung sino yung mga mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Oh, mga ano dito, mga psychiatric doctor and nurses. You know that? Ano ang nangyayari sa setting? Diba? Lalo na dyan. Pavilion 8, 9 ba yan? Dyan sa kalimutan ko na 8 ba or 9 sa Manda, di ba? Nakikita niyo, di ba? Ano ang mga pasyente diyan? Sila ay biktima ng pulburon o problema, whatever. Pero mostly na mga kahit dito sa Jamaica, biktima sila dahil sa pulburon, dahil sa kabangagan, dahil sa, you know, kahinaan ng kanilang loob, nasadlak sila sa ganung klasing pagsisinghot. And now what? Anong ibig sabihin nito? Tamang hinala. So, dahil si Bangag, hindi yan natutulog ng tama. At si Lisa nagbabartik yan. So, ang iniisip nila, Inday. Marika, ano naman pasabog ni Marika? Kaso. Fabricate crime. Ganon yan. So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tingnan natin, ipa-spy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan,
kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sarah, na ito ay vice president pa, yung bahay ninyo kayang ibang-bang-bang anytime pag ginusto nila. Kaya sabi ko na sa kadiliman ang Pilipinas dahil ang presidente nyo na nandurugas na nagnakaw din ng boto ninyo, ayan, nandyan pa ulit-ulit sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, ay mga nagba. At gugurgurin kayo isa-isa. O, sige nga. May mga nanonood dito na mga sarado utak. Imagine nyo, kung hindi bangag si Marcos Jr., ang tagal nyong umihiyaw na ang bigas 50-65 ng in-interview. Ha? Hindi namin alam yan. Ang sa amin, 29 lang sa kadiwa. Maniniwala pa kay bangag. Tinanong siya during the bagyo. O siya, ano masasabi mo sa bigas? Ganyan-ganyan, yung presyo ng bigas. Ano sabi niya? Ha? Ay, ang sa amin, 29. Anong sa amin? So, sa kanila lang? So, sa Pilipino, ano yung nire-refer niya sa amin? Yung sa kadiwa na available lamang sa isang kanto, dalawang kanto, tatlong komunidad. Si Bangag. Amy Marcos, ang kapatid mo, Adictos Benedictos. Huwag ka na magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy bago ko inirelease. Huwag na tayo maglokohan. Senator Amy, alam mo may idea ka, may nagsabi sa iyo, yung video ay alam na alam mo bago ko i-release. Ano ang sabi mo diyan? It just so happened, hindi ikaw ang first hand. Hindi ikaw ang nakakapture ng video na yan. Ano sabi niyan, mga kababayan? Bukilyahan na ito, nabukilya ko naman na ito eh. Matagal nang hinahanap mo yung video na yan, Amy. Kasi gagamitin mo para mo sa kapatid mo na kapag hindi gumawa ng... Actually, maganda yung sinabi. Nagagamitin mo yung video na yan na kapag si Marcos Jr. ay magpakabangag-bangag, papanakot mo sa kanya. Parang anong tawag dito? Nakakasyokot na talaga umay sabi ni Dang. Di ba? Iba-blackmail mo na actually whitemail eh. Kasi, magprangkahan ka tayo, buha ka ng ina, ang dami kong time ngayon eh. Kahit isang araw tayo magbablog. Okay? Iba-blackmail mo na kapag si Bangag ay sumuporta o gumawa ng kabangagan, ang sasabihin mo, ito Bongbong, gusto mo bang i-release ko to? Pero wala kang balak i-release. Samang maganda yung intention mo eh. You know? Nung narinig ko yun, maganda yung intention mo, para nga naman, dahil, you know, kung wala tayong alam, kung tayo mga Pilipino na walang alam sa loob, di ba? Walang mga puting ahas, di ba? Wala tayo nagagamong-mong, pero ito ang gusto kong iparating sa iyo, sa inyo. Iba-blackmail daw niya na, gusto mo ba ilabas ko yung video? Huwag mong i-appointan si Michael Ma, kasi smuggler yan. At yung kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakikialam dyan sa Bureau of Customs. Nakalagay yan sa report ni Clarita Carlos noong 2022. Yan, huwag mo i-appoint yung mga yan. Ito, ilalabas ko yung video. Mga kababayan, ito ikalat nyo sa mga nakakanood sa akin. Lalo yung mga vlogger na katulad nila, sino ba? Yung mga kakambi ng bayan. Sila Jojo Connect. Labas na to. Sila PH Update. Okay? Labas na ito, mga kapalangga. Alam ni Amy Marcos ang video bago ko ilabas. Okay? Hindi niya lang kayang pigilan. Hindi po yan, ako lang ang nakakaalam. Maraming nakakaalam niyan. Even ang circle ni Amy Marcos. Kaya alam ni Amy na ang video niyan ay authentic. Alam din ni Amy Marcos na yan ay na-authenticate. Hindi niya lang kayang pigilan ang nganga bells ko at mga kamay ko para ipakita yan sa inyo.
Huwag na tayong maglukuhan. Ngayon, Imee, alam mo ang kinagagalit ko lang? Ha? Ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito, dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment itong mga batang ito, itong mga batang walang kamalay-malay, okay, gusto niyong ipagurgor. Ngayon, Imee, manindigan ka. Sabihin mo na nagsisinungaling ako na hindi mo alam yung video na yan. I challenge you. I think inaaraw-araw ka tina-challenge. Di ba? Ha? Huwag tayo maglokohan dito, Manang. Gusto mo na malinis yung pangalan mo? Huwag na tayong maglokohan. Hindi ako magsisinungaling dito. Sasasabihin ko, at hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao ang nakakaalam na alam mo na ang video ay lalabas. Galit ako kasi yung pagbambaboy niyang kapatid mo at ng pamilya ni Liza Tanas at ng pinsan mong Romualdez kay Inday Sara ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan pangbababoy lahat sa amin. Isit kayo? Ano pa siling ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay may... Oh, nabasa ko na pala yan. Oh, ano sabi ni Inday? Oh, diba, may pumunta, may nagkikasing nga daw sa bahay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday, dito sa ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for 2 freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay, araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Liza Tanas, si Tambalusos, lahat sila nasangkot sa mafia ng gobyernong ito. Lahat ng panggigipit, kaya nga gusto akong gurgurin din. Gusto akong gusto ako ipa-aresto diyan sa Pilipinas. Ilan, baka 1 million na ang warrant of arrest ko diyan na hindi ko alam. Dahil yan ang ginagawa ni Bangag at ni Liza Tanas, dahil ito ay vindictive, narcissist o juang. Mapaghiganti. Imagine mo ang babaeng, ang mga tao katulad ni Inday na nakatulong sa kanila. Like ako, ni piso walang hiningi. Ay gustong gurgurin. Dahil nagsalta lamang ako na malaman ng taong bayan na ang sinuportaran ko ay Bangag. Ito pa yung napala, hindi ba dapat sila ay magbagong buhay? Hindi ba dapat the moment na nagsalita ang mga tao like me na kayo ay protector ng smuggler, hindi ba dapat ay hudyat para itama nila ang kanilang mga mali dahil ang isang supporter na pinaasa ninyo na babangon ang Pilipinas, nakita ang pagsuporta ninyo o part kayo ng smuggling. Dapat nung time na yan, January of 2023, ay binago nyo na ang inyong mga sarili dahil nakikita nyo na even your number one loyalista ay hindi magngingiming ibuladas dito sa social media na to. Pero anong ginawa nyo? Wala kayong pakialam kasi pakiramdam nyo, inyo ang Pilipinas. Pakiramdam nyo mga Bangag kayo, pera ng Pilipinas ay inyo. Kaya anong ginawa mga kababayan? Hanggang ngayon, itong mga bulag, pipi at mga bayarang mainstream media, walang inulat na si Michael Ma ay inappoint na special envoy to China. At yan si Michael Ma, ulit-ulitin natin, ay sangkot sa smuggling. Pinangalanan dyan sa Kongreso pero pinatigil ang hearing noong January. Yang si Swan Singh, di ba, ang nag-head ng ano na yan, ng hearing na yan. So lahat yan, wala. So anong ibig sabihin nito? Walang planong baguhin ni Marcos Jr. ang mga mali na nakikita natin at nalalaman natin na kababuyan nila. Kasi addictos benedictos. Wala silang pakialam, ini-enjoy nila ang pera ninyo. Imagine mo dun sa flood control, almost 1 billion pesos a day. Then binaha pa kayo, dinong nabuking, dahil nagupit ng tadhana, pinak-check ng Diyos. Ang mga Bangag, ano ang sabi ni Marcos Jr.?
ah, magki-create kami ng master plan kasi hindi epekto yung master plan na yun, da-da-da-da-da. Or hindi, definitely hindi talaga epekto. Ganon? So, meaning, hindi pinag-aralan yung sinasabi niyang flood control. Kasi there's no such thing as 5,500. Yun ay kasinungalingan. Kasi kung totoong may 5,500 na flood control, hindi lumutang ang mga picture nyo, ang inyong mga kargamento, mga gamit sa bahay, o nangamatay ang inyong kamag-anak na hindi rin inuulat ng mainstream media kung ilan na ang casualties dyan. Ha? Hindi mangyayari yan kung mayroong 5,500 flood control. Hindi rin mangyayari yan na gumasto na nag-extract sila ng tunituniladang mga basura sa mga estero. Hindi totoo yan. Yun ay pangsona lamang, pangbudol sa inyo. Dahil ito ay mga vangag. Ngayon, paulit-ulit ko nga sabihin sa inyo, kung hindi kayo kikilos, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Magtiis kayo sa bangag na presidente at kakamkamin ang pera ninyo. Doon na lang, wag na po tayo lumayo. Doon, wag na tayo pumunta sa 800 billion ang program funds. Wag na tayong pumunta sa loto na araw-araw nagiging milyonaryo ang mga buwakan ng ina. Wag na tayong pumunta sa Bureau of Customs. Wag na tayo pumunta sa BIR. Diba? Na pinapaboran ang mga kaibigan, mga negosyante ng mga tax evader. Doon na lang tayo magtutok sa flood control na almost a billion pesos a day. And based sa, I think si Malu Tikia ang nag-post yan. For two years, na pagpupunikuting, ang naibigay na na pondo dyan is 1.something trillion for 2 years na pagpupunikuting. 1 trillion mahigit. Yung baha nyo na nakita nyo dyan sa Katrina College Days dyan. Sa Recto, sa Espanya, binabahayan. Pero hindi, sa 4 na taon na pag-aaral ko sa Espanya, hindi bumaha ng ganyan na pinasok ang UST hospital. May baha, pero hindi ganyan lubog kayo. Eh, ang tagal na nun. Ilang dekada na yun. Ayan, may git 3 dekada. Diyos ko, napaghalata ang alintog ng lola ninyo. And now, ngayon, may isang ang punto de vista ko dito. You compare nung unang panahon na yun na hindi naman gumano kalala ang baha. Diba? 1 trillion ang budget. Tapos, mas malala pa ang baha 30 years ago. Oh, ang blueprint ng tatay ko, sabi ni Kuting. Oh, dapat itong mga gawin natin. Puro kadyutahan ng kabangagan. Oh, Amy! Magsalita ka or else murahin nyo sa kanyang page or baka may ilabas tayo ano. Okay, ito na lang ha, ito personal ito pero hindi ko na muna sasabihin to Senator Raimi na nakarating sa akin sa puting ahas, hindi ko to panakot sa iyo, kunting hiblan na lang personal salita at hindi mo sasabihin ang mga pinagngangalngal mo behind the scene itong hiblang ito. Okay ba tayo? Ano, Chappy? Ginugurgur tayo. Ang taas po ng signal ko dito. Ginugurgur mo. Ginugurgur po tayo ng DICT. Nandiyan sa inyo ha. Sa inyo, sa Pilipinas na may nagre-reklamo. Pag sa Pilipinas nagre-reklamo, DICT. Yan. Pilipinas ba? Okay. Shout out Mother Pebbles Talakera. Pumunta kayo sa sila J.A. Morales EDSA 5 p.m. Ayaw nila marinig yung mga bells ko. Kasi totoo. Okay. Ano si Ling Paninday? Kaluoy man to si... Well, matapang yan. Pero mas kawawa kayo, mga kababayan. O, pigilan
ng mga nagmagandang loob, di niya pa nalaman. Kaya sabi ko, casing-casing, ano kaso ni Inday? Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? O yan, nabasa niyan. Sabi ni Inday, isa pa. Sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, ba't magdadagdag ng personnel? At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga politiko, you know, ang totoo, may threat talaga sa buhay niyan. Lalo na, di ba? Lalo na yung katulad ng mga kongresistang mga kawatan. Okay? Yung mga inonsin niya na mga pinakakuha niya yung nagbigay sa kanya ng multi-million. Yung pogo issue kay Harry Roque, that's another topic. Sabi ni Inday, kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtera ka pa ng 45 na tauhan ng PNP? Ikaw, ito ang tanong ko dito, bakit si Marvel ang pumili? Day, huwag mong tanggapin to, Day. Baka yan ay mga gugurgurin ka. Bakit sila ang pipili? Hindi ba dapat kapag kumuha ka ng security, meron yang iba background check mo? Kasi ako ang sisecuritihan mo, di ba? Kasi ang number one requirement ko, brusko. Di ba? Dapat ay brusko. Malabo. Paano ba natin? Choppy daw. Pakipakinggan nga dyan. Mic test. Oh. Ginugurur. Dito, tignan natin. Oh. Nagugurur. O, tayo mo, ang dami nagsabi na nagugurur yung signal. Eh, gagawa niya ng mga jejimon. Pagtsagaan niya na muna yung galgal kong boses. Ang importante, mga kababayan, ang taas mo ng signal ko dito. Okay? Next. Protect the vice president. Exactly. Okay. Next na sinabi ni Inday. Kung talagang, ayan, tandaan mo, pagdating magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Actually, mali yun dahil, Judas ka lang, hindi ka Diyos. Diba? Judas ka lang, Marvel, kayong lahat, hindi kayo Diyos. Tama. Bakit mo ako bibigyan ng security personnel na hindi ko siya na background check? Yung mga security personnel namin, mga secret service, bago namin hinire yon, mga palangga, bago kami nag-contribute ng aming pambayad doon, ay inaral ko yun. Chinek ko kung sino ito, mga tarpulanong ito. Baka mamaya ito'y bataan ni Lisa Tanas. Ba? Mm. Next. Ano, ang sabi daw ni Barbil, the relief was for police visibility. Okay. Sagot ni Inday. Maganda sana ang angarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 o 30 personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga police na mula sa Mindanao at pinapalipat-lipat sa National Capital Region. Okay? Na para bang hindi kulang ang police sa Mindanao. Diba? Kasi nga, Day, well, hindi ko naman kailangan lecturean si Day. Diyos ko po, napaka-smart ng batang yan. Day, pero sasabihin ko na lang, Day, kung yung abi, kapatid kita. Kasi, Day, itong mga inayupak na to, si Lisa Tanas at si Banga. Kasi si Banga Junior, kahit naman mag-resist siya, ang sasabihin lang yan ni Kuting, okay? Oy, halika dito. Shh. Bata, come here. I need you. Okay? Ang sabihin lang yan ni Lisa Tanas, yan ako ng props. Pahinga. Okay? Kunin mo ngayon yung gatas na yun. Okay? Please. Bigyan mo na sa akin ng gatas. Ganito yan, mga kababayan. Dito, buksan mo. Buksan mo. Ganito yan, mga kababayan. Gatas. Okay? Sabi ni Lisa Tanas, oh, kailangan nating gipitin yung ano mo, yung si Sara, 'di ba? Kasi
masyado niyang ano eh, masyado niyang natatalbugan yung ganda ko eh. Hindi ako makahabol sa kanya. Isa pa yan, insecure si Lisa. Siguro sabi niya ano ni Bong, eh, huwag na yan, hindi gaganda. Ah, sabi ni Lisa, oh, ito nga nga. Gaganon lang si Lisa. Ito, Polboron! Oh, ito, Polboron! Gaganon-ganon lang si Puting. Gatas ko eh. Gatas ng apo ko. Ngayon mga palangga, ganun lang yon. Susubuan lang ni Lisa ng Polboron si Bangag, a-agree na sa kanyang mga ka-jayupan. Alright. Tema ng ano natin, ang dami nagre-reklamo. Anak ng Tokwa. Nagre-reklamo sa sound. Mm. Ako kumagawa dyan palangga. Tanggalin natin to. Sige nga. O, tatanggalin ko yung mic. O, ha? Okay, wait. O, sabihin nyo kung choppy pa. Buisit na mga bangag na yan. Alright. Now. O, yan. Okay na. Tinanggal ko na yung ano. Tinanggal ko na yung ano. Tinanggal ko na. Choppy pa rin. Okay. Choppy sa loob daw. Ito, ha? Okay. Sirado yung sound. Okay, ginagawa yung mga inayupak. Ayan, o. Oh, may ground lang pala. Kalati yung mga demonyo. Okay. Nang noong 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Yeah. So shortage tayo ng police since 2010. So hindi pwedeng gamitin based sa sagot ni Inday na scapegoat ni Marvin, kaya niya pinull out ang mga security personnel kasi even back in 2010 ay may problema pa rin. Okay? So ngayon, mga palangga, yung mga nagsasabi ng mga choppy-choppy na yan, mga ano yan, mga bangag, yung iba dyan. Hindi lahat. Mga trolls. Okay? So ngayon, mga kababayan. Ngayon, sabi niya dito ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan tulad na lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kiboloy sa Davao City kamakailan. Alam niyo yan. Diba? Kung kaya nilang harasin si Inday Sara, si Pasto, yung mga KOJC, mga kababayan, na maglusob ng walang search warrant, kaya talaga kayong gurgurin anytime. Kung hindi kayo troll, hindi kayo troll. I love you palangga kung hindi ka troll. Okay? Okay, mag-focus tayo sa